nananatili sa kustodiya ng NBI ang presidente ng Aman Futures Group at kanyang misis na Dawit Umano sa bilyong-bilyong pisong investment scam matapos silang sumuko kahapon. Naglabas na rin ang warrant of arrest ang korte laban sa iba pang sangkot sa scam. Balitang hatid ni Mark Zambrano. Naging mailap sa media ang presidente ng Aman Futures Group na si Fernando Luna at ang kanyang asawang si Nympha nang i-turn over sila sa National Bureau of Investigations o NBI. Sumuko ang mag-asawa sa Department of Justice matapos i-issuehan ng warrant of arrest ng Pagadian RTC kasama ng iba pang opisyal ng Aman dahil sa hindi pagbabalik ng 12 bilyong piso mula sa 15,000 investors. Dati nang humarap ang mag-asawang Luna sa DOJ para linisin daw ang kanilang pangalan pero hindi na nagpakita muli para sa inaasahang pagsusumite nila ng counter-affidavit. Sa ngayon, mananatili muna ang mag-asawang Luna sa tanggapan ng NBI hanggang maglabas ng desisyon ng korte kung kailan sila ililipat sa detention center sa Pagadian City. The spouses wanted to voluntarily submit themselves. So, I did not give so much importance dahil baka naman blap lang ito eh. But sabi niya, give us 1 hour. So, while we were at the office of the secretary, kasi may meeting kami, yun, nagtumawag. Sabi niya, we are just around. Please come and fetch us. So, kinuha ko, dinala ko kay sekretary. Hawak na rin ng NBI ang 8 iba pang suspect. Kabilang ang 7 miyembro ng board of directors na inaresto sa visa rin ng arrest warrant na inisyo ng Pagadian RTC. Hindi muna pinangalanan ng NBI ang 7 na pawang nakatakip ang mukha ng iharap sa media. Tumanggi rin silang magbigay ng pahayag. This morning, we received the warrant of arrest from the court in Pagadian City. And with the instruction that we have to make effect the arrest of the suspects, 7 of these suspects are now with us and we are taking their fingerprints. Naglabas na rin ang 2 warrant of arrest sa Pagadian City RTC Branch 20 para sa ibang suspect na naharap ngayon sa kasong syndicated estafa. Patuloy naman ang manhunt para kay Manuel Amalillo, ang may-ari ng Aman Futures Group na nagtatago ngayon sa Malaysia. Mark Zambrano, GMA News.